Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon guys ay isishare ko sa inyo kung paano nga ba tayo mag-message or mag-email sa mga email address ng PhilPost. Kung meron tayong mga tanong, mga concerns o reklamo all about PhilPost at saka sa ating national ID and beyond. So, dun kasi sa website ng PhilPost, kung saan dun natin itatrack yung status ng ating national ID. So, tinry ko kasing itrack yung status ng aking national ID kasi nga, 2 years na, hindi pa rin dumarating yung aking national ID. Kaya, tinry ko nang itrack, pero dun sa pagtrack ko, wala ding no record din yung status. Kaya, wala akong magagawa. Hintay na lang siguro ako or maybe pupuntahan ko na lang sa malapit na postal office dito sa aming lugar. So dito sa baba, nakita ko kasi yung kanilang mga emails. Kasi sabi dito, for further inquiries, yan, please contact the following. Kaya bali tatlo to. Meron silang express mail, air mail, at saka ito sa baba yung kanilang email. So, itong tatlo talaga, in-email ko na talaga guys, isa ang email na lang. Para kung hindi man ma-receive ng dito sa express, ma-receive ng dun sa airmail, para sure. So, kung gusto nyo ring malaman guys, kung saan na nga babanda yung inyong national ID, pwede kayong mag-email guys. Through sa mga emails na ito na nakalagay sa website ng PhilPost. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung pag-email ko sa kanila. So, ito, nag-email ako from, yan yung aking Gmail account, to, so itong tatlo na yon yung kanina, yung pinakita ko. So, ito yon. Bali, ganito yung paglagay nyo ng Gmail, guys. Isahan na lang para hindi pa isa-isa. Then, sabi ko lang dito, ito yung message ko sa kanila. So, ikaw bahala guys, kung gusto mo itong kopyahin, i-screenshot mo na lang. So, sa subject, nilagay ko national ID kasi yun talaga yung concern ko. Yun naman yung concern ko. Then, sabi ko lang dito, good day, PhilPost. Regarding to my national ID, may I ask if when will I receive my national ID? It's almost 2 years. So, nagtanong lang ako dito kung kailan ko nga ba talaga marireceive yung aking national ID kasi nga 2 years na siya. Tapos yun lang, wala na akong ibang sinabi. Hope you'll notice my message. I'm waiting for your reply. So yun lang sinabi ko. Huwag kayong magalit guys. Huwag kayong magreklamo. Huwag nyo silang pagalitan. Magtanong lang kayo. Then, after ng Happy New Year, lagyan nyo lang yours sincerely at saka yung inyong name. Full name. Ayan. Lagyan nyo yung inyong full name guys para in case na mabasa nila, i-check nila yung name mo kung saan nababanda. Kung hindi pa ba nagagawa or andun na sa malapit na postal ID sa inyong lugar. Ayan. And then, kapag na-send na siya, andun na yan sa sent items folder dun sa Gmail. Then, ganito na siya. Ni-screenshot ko na lang. Ganyan na yung kanyang format. From, then to, tatlong ano yan, Gmail, and then date, kung kailan kayo nag, date and time, kung kailan kayo nag email, or na-send yung email nyo sa kanila. So, ito guys, yung pag-message ko sa kanila. First, punta tayo sa ating Gmail application. Ayan. Click natin yan. Then, click natin itong compose nasa right side sa baba. Ayan. Click natin yan. And then, andito na tayo sa ating pag-email. So, yung tatlong email na pinakita ko sa inyo kanina, guys, isulat nyo muna. Para pag nandito na kayo sa Gmail app, ay kukopyahin nyo na lang. Hindi kayo mahihirapan na palipat-lipat. Yan. So, from, yan yung automatic yun na nakalagay dyan. Hindi na natin yan kailangang i-type. Kasi a-upper na yan dyan automatic. Then, yung to, yung mga emails na yan ng PhilPost. Bali, tatlo yan
na ilalagay natin dito para isahan na lang. So, sa susunod ko na mga video guys, gagawan ko ng tutorial kung paano gamitin ang Gmail application. Kasi alam ko na meron pang iba na hindi pa ganun kaalam gamitin itong Gmail application. At dun naman guys, sa kung paano itrack yung status ng ating national ID para malaman natin kung saan na nga babanda yung ating national ID kung hindi pa nagagawa or nasa postal office na na malapit sa ating lugar. Meron po akong tutorial dun guys. Hindi lang din, kumbaga kaka-upload ko lang din yon. Pakihanap na lang po sa aking channel. Madali lang naman po ang pag-track. Kaso nga lang yun sa akin, no record. So, iniisip ko baka hindi pa nila nagawa yung aking national ID. So, make sure na tama yung ilalagay nyong Gmail nila para ma-assure natin na sa kanila masisend yung ating message. So, dun sa subject guys, lagyan nyo lang national ID. Ayan. So, bali tatlo yan. Then, mag-start na kayong magsulat. Pwedeng Tagalog guys, pero mas maganda English. Yun yung universal language nating lahat eh. So, ito lang yung sinabi ko. Pwede nyo itong kopyahin na lang. Simple lang naman. Tatanong lang natin kung kailan natin matatanggap yung ating national ID at kung saan nababanda. Pero, sadly guys, after kong mag-message nito, hindi man sila nag-reply. Pero, okay lang. Importante, nag-try akong mag-message sa kanila. So, try nyo lang din mag-message guys. Kaya malay nyo sa inyo mag-reply. Sa akin lang hindi. Siguro, nagkataon na nag-message ako. Marami din akong nakasabayan. Hanggang sa natabunan na yung email ko, hindi na nila nabasa. Pwede nyo rin guys, ulit-ulitin yung pag-send ng message sa kanila. Yun din yung gagawin ko. Ako naman, kaya hindi ko na inulit-ulit kasi minsan pumupunta din kami sa postal. Kaso nga lang, kada pagpunta ko doon, sinasabi lang sa akin na nagde-deliver na daw yung kumbaga, on the way na yun, nagde-deliver ng mga national ID dun sa aming lugar. Nakatatlong balik na ako, ganun lang yung palaging sinasabi. Hindi ko man alam kung nagawa na ba yung national ID ko or hindi pa. Pero anyway, okay lang. Importante na kapag paggawa na tayo ng national ID, importante may hinihintay tayo. Kahit matagal, for sure naman na darating din yung ating national ID, matagal lang talaga. So, ito lang yung minessage ko guys. Gayahin nyo na lang kung gusto nyo. Yan, iyan natin ng konti, forward ng konti. Yan, so natapos na tayo. Next, isesend na natin siya. Click natin itong arrow na papuntang right para masend na natin itong ating message sa kanila. So ayan, in-screenshot ko muna siya. Yan. So, isend na natin. Click natin yan. Then, ayun, sending na. So, na-sent na. May nakalagay sent. Para sure tayo, kahit may nakalagay na sent, punta tayo sa tatlong underline sa gilid, left side, then punta tayo sa sent. Sa sent na folder dyan. Then, ayan na. Kapag umappear na yan, nasa unahan, malalaman nyo naman kasi may oras din. Tapos kung kanino, ayan. So, confirm na send na natin yung ating message sa PhilPost. So, hintayin nyo na lang guys na kung magre-reply sila sa inyo or
Hindi. Pero sa akin nga, hindi sila nag-reply. Ulitin ko na lang yung aking pag-message sa kanila. So, ganun lang naman guys yung paraan para makakonect tayo sa Philpost or makapag-message tayo sa kanila. Ang importante, nag-try tayong mag-message. So, ayun lamang guys yung aking video sa ngayon. Pasensya na akong napahaba. Sana kahit kunting idea ay kahit paano ay nakatulong ako sa inyo, kahit kunting idea lamang tungkol dito sa National ID. At kung meron kayong mga katanungan guys, ay i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At always remember, palagi nating tatandaan na nandito ka kasi may purpose ka. Kailangan mong lumaban at maging matapang para sa mga taong umaasa sa iyo. So if things are overwhelming, mag-pause ka muna for a while and recalibrate. Take things one day at a time. So kung yung mga bagay-bagay daw guys ay kumbaga nag-uumapaw na, kumbaga hindi mo na alam kung ano yung uunahin mong gagawin, naguguluhan ka, mag-pause ka muna guys. Stop ka muna, pause ka muna, relax, inhale, exhale. Isipin mo munang mabuti kung ano yung mas priority na dapat unahin. Yung mas dapat unahin, yun muna yung unahin mo. Then, yung pangalawang priority, pangatlo, yan, sunod-sunod para hindi ka maguluhan. Take things at a time. Yan. At ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!